はい。Magandang araw mga kasityo. So for today's video, ituturo natin ngayon kung paano ang pagkakabit ng drawer slide. So ito, bale, first time natin mga kasityo yung magkabit ng drawer slide. So, ayan. So ito yung kauna-unahan natin ikinabit na drawer slide. Ayan. Makikita nyo, ayan. So ito yung kauna-unahan natin pagkakabit. First time. Ayan. So, ituturo natin mga kasityo ngayon kung paano ko ito ikinabit. So pagkakabit mga kasityo ng ating drawer slide o drawer, kailangan natin ng ito yung mga kailangan nating materyales. Kailangan natin ng drill o screwdriver kung wala kayong drill. Kailangan natin ng clamp, natin ng flat screw. Siyempre kailangan natin ng drawer guide o drawer slide. So ayan mga kasityo, yung box natin medyo malaki. Ayan. Ito yung ilalagay natin yan dito mga kasityo sa lugar na to. So ayan. So yung pagtatansya nitong box natin. So kailangan mga kasityo, ibabawas nyo to sa, halimbawa ito yung magiging butas nyo, for example, ano, yan, ito yung magiging butas nyo. So, babawasan nyo siya ng kapal nung drawer slide. Ganon din dito sa dalawang tabi. So ang ginawa ko kanina mga kasityo, nung sinukot ko yung ating box, aking iginanto siya, yan, saka ko kasityo sinukot yung length niya hanggang dito, papunta dun. Nilagyan ko lang siya siguro ng mga 1/4 na allowance. Yan, 1/4 na allowance simula dito hanggang dito. Yan, siguro mga ganyan yung pagitan na ginawa ko para hindi naman sobrang sikip ng ating magiging box. So, kung halimbawa makaka-encounter kayo ng problem na masyadong maliit yung inyong nagawang box, so madali lang yan mga kasityo. Ang ginagawa dito ay, so pwede siyang i-adjust ng ganito. Yan, gaganyan nyo lang siya ng flat screw ganyan. So, ito yung a-adjust dun sa kung maliit man yung nagawa nyong box. So ayan, makikita nyo, kakawang siyang ganyan. So ganyan yung kalalabasan niya. So pupwede pa rin siya kahit medyo mas maliit. Huwag lang yung masikip. Kailangan ay medyo mapaliit na siya ng konti. Huwag lang yung mapasikip kasi hindi magsasara yung inyong drawer. So ang pag-a-align nga pala nito mga kasityo. So kailangan natin, yan, kailangan natin ng ganitong bagay para ito yung ididikit natin dito sa tabihan na ganito. Naka-align siya at madali siyang maikabit at kahit di mo na siya kapitan. Gagawin natin ngayon ay ilalagay ito natin dito. Yan. Ilalagay siya natin diyan. So ang gagawin ko, sobrang taas kasi nito na space dito sa ilalim. So babawasan ko pa rin siya ng konti. Nilagyan ko siya ng sukat nito, itong listo na to, yan. Para mabawasan yung masyadong mataas kasi yung distance nito kaysa dito. Yan. So yan. Pag nakita niyo na flush na siya, yan, pantay na siya. Yan, kaklap niyo yang ganyan. Okay. Check nyo kung nasa kung naka-flush yung ating ginawa. Para pareho yung space sa baba, sa taas, yan. So, yung sabihin niyan, flush dito. Okay yan. So, doon sa kabila, same. So, dito naman mga kasityo sa kabila, yan. Same procedure din ang ating gagawin. Yan, flush na siya. Okay. So, ang purpose nito mga kasityo, itong dalawang ito, kaya dalawa to, masapon niya yung drawer box natin pag nilagay at hindi siya mahulog. So, ganito yan. Sumatin ng ganyan. Yan. Ganyan yan. Okay? Yan. So, ang ating, so, ito mga kasityo, ay, yan. Pag yung pinto niyo mga kasityo, ay inset, tulad nito, nasa loob na ganyan, tatama nyo siya dito, yan. So kung ang pinto nyo naman ay full overlay nung kaganito yung pinto, yan, nakaganyan yung pinto, nakalapas sa pinakang hamba, gagawin nyo, nandito siya, yan, nakaganyan siya. Bali, ang gagamitin natin ngayon ay gagawin natin ay inset na pinto, yan. So bali, dito tayo, ipa-flush nyo siya dun sa pinakandugtungan nung plywood. So, ang pag-i-screw niya mga kasityo, unahin natin, flush ito. So, hihigitin nyo lang ito. Mga butas mga kasityo, yan. Yan, meron niyang oval, meron niyang bilog. Doon lagi kayo sa oval magkakabit. Yan.
Tapos sa umpisa, dyan muna kayo magkakabit. Tapos dito, ano ba yun? Yan dito. Kung makikita nyo, may butas pa rin yan dito kadalasan. Sa oval din yung inyong lalagyan. Sa gitna lagi ng oval kayo mag-biscrew. Yan. Para, ang purpose ng mga kasityo, in case na mapasobra kayo dito, ma-adjust nyo pa rin siya doon. Lulogan nyo lang ng konti. Pwede nyo siyang ma-adjust ulit doon o adjust papunta dito. Kasi pag kung kayo sa bilog, dito sa bilog na to, naka-fix na yon, hindi na yun ma-adjust. So mga kasityo, sa dito sa kabila, same procedure. Yan. Yan. So ang pag naikabit nyo ng mga kasityo yung ating mga drawer slide, ayan. Pwede nyo naman. Gagawin nyo ngayon, alagay nyo na yung box nyo. Yan. Yan muna siyang ganyan. Tapos, ipapantay nyo siya dito. Yan. So, pag nakalagay na tayong ganyan, dito naman tayo lagi sa oval na part. Yan. Laging flush dito, mga kasityo. Laging gagawin nyo, flush. Okay. Okay. Doon naman tayo sa kabila. Pa-flush nyo rin lang siyang ganyan. Yan. Okay. Pagkatapos naman nun, hihigitin nyo ng konti. Konti lang. Para alabasin nyo ulit yung tornilyo, yung lagayan ng screw. Lalabas yan. Okay. Doon naman uli kayo sa oval. Okay. So, titingnan natin kung papasok na yung ating drawer. So, pagkakayang makita nyo na, nakapix na siya. Try nyo lang ito, yung ating face. So ayan, sukatin natin yung ating mukha ng... So ayan, makikita nyo naman mga kasityo. Flush na flush siya. So kailangan ni ganyan, flush. Pagpipix naman mga kasityo, at sa tingin nyo okay na yung ating drawer, dito na kayo maglalagay sa bilog. Wala na tong way ng pag-adjust pag nalagyan nyo na to. Ayan, tulad. Bye. Kasi makaka-encounter kayo mga kasityo ng medyo magalit pa kapag meron pa nito. Kasi nasabit yung ilalim niyan eh. Kasi nakapatong siya. So ngayon wala na siyang sinasabitan sa ilalim. Yan. Yan lang yun mga kasityo. Yan. So ang gagawin naman natin ngayon mga kasityo ay lalagakabit tayo ng front. So mga kasityo, sa paglalagay ng front nito, yan, gagamit tayo ng baraha. Yan. So mga kasityo, ito yung purpose ng ating gagamitin baraha dito. So kung makikita nyo yung space nito, yan, mas malaki ito kaysa dito sa lugar na to. So ang gagawin natin, ang purpose nito ay para magiging spacer siya. Ayan mga kasityo, equal na yung pagkita nilang lahat. So yan, equal na siyang ganyan. So pag ganyan ang gagawin nyo, dito tayo mag-screw sa loob. Mag-screw tayo sa gitna. So ayan ang mga kasityo, ang ating ginawang tutorial dito sa paglalagay ng drawer slide. So ayan na, ito ang ating nilagay na drawer slide kanina. Yan. So ayan mga kasityo, tingnan natin dito. So ayan mga kasityo, ang ating ginawang drawer slide. Ayan, pagkakabit natin, ulitin natin ang paglagay. Ayan. Ayan. So sa first timer magkabit mga kasityo, siguro okay na yan. Itong kabila, lagay din natin. So kailangan natin na equal yung space natin dito sa ibabaw. Ayan. So, kailangan laging equal yan, lahat. Ayan. So yun nga mga kasityo, at nakatapos na naman tayo ng ating isang tutorial sa pagkakabit ng drawer slide o pagkakabit ng drawer. Ano? So ayun nga mga kasityo, marami na rin kasing nag-request dito sa atin kung paano daw magkabit ng drawer slide. So hindi tayo makapag-upload ng video kasi hindi pa tayo marunong nakaraan eh. So first time nating nagkabit ng drawer slide, ayan, may kita nyo. So para sa akin na okay na to sa katulad kong baguhan. So kung may alam kang mas magandang way ng pagkakabit ng drawer o mas madali, so comment down below lang
para matutunan ko rin yung mas madaling way na pagkakabit. So kung gusto mo itong video ito, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga ina-upload na video. So karoon lang guys, maraming maraming salamat sa panonood. Ingat, God bless.